mostly po ng mga OFW, pag umuwi sa ila sa Pinas, di ba, sila lahat ang gumagastos. Kasi, syempre, galing sila sa ibang bansa. So, ang alam ng karamihan is, madami silang pera. Kaya, sila ang gumagastos ng pamasahe, pangkain, pang-shopping, hanggang sa umuwi sila sa province nila. Pero, ikukwento ko po sa inyo ang first vacation ko noong 2018. Nung umuwi po ako sa Pinas, wala akong kapera-pera kasi nasa ATM ko, tapos na kay ate. And yung nasa ATM ko, hindi ko ma-withdraw kasi kailangan pa i-update, tapos nakalimutan ko na ang password. Kaya, sina kuya ang lahat ng gumastos. O, diba, ang dami kong sundo, ang daming bodyguards. Kasi, syempre, na-miss nila ang kanilang prinsesa. Sila po yung mga sumundo sa akin, mga bodyguards ko. Mga kuya ko po ang mga yan, pero mababait po sila. Hindi po pala mabait. Mga bully. Mga bully po ang mga yan kasi tinatawag kaming baak. Lagi nilang tinatanong kung kailan daw kayo mag-aasawa. Kaya mga bully sila, hindi sila mababait. Pero thankful po ako kasi may mga kuya ako na kagaya nila, kasi sila ang lahat ng gumastos simula nung sinundo ako hanggang sa umuwi kami sa Trinidad.